Okay. Hello sa mga nagsasubscribe po sa akin. Salamat po. Maraming salamat po sa mga manonood po nito at nanood ng iba kong video. Salamat po. Meron po akong gustong simple lang po to. Nakatuwang ko lang i-video kasi magluluto po ako ng ulo ng salmon na pinapaluto ng nanay ko sa akin kasi nasa tindahan sila. So ngayon po, ituturo ko po kung paano, di ba nakikita natin marami na nagluluto pero hindi natin alam kung paano nila ginayat yung, kung paano nila pinutol yung kanilang mga sahog, di ba? Basta makikita na lang natin, gayat na, ginigisa na lang nila, di ba? So ngayon po, yung paano pagputol ng kangkong. Ito po. Actually, may naputol na po ako, kaya lamang, nakatuwaan ko lang na ituro. Nakatawaan ko lamang kuhanan ng video habang napuktol. Ay, kasi nakadikit sa pader eh. May nakita ko mga ano. Sorry po ha. Pero tatanggalin ko yan mamaya kasi malinis ako sa pagkain. Di bali na pong makalat yung bahay namin. Pero pagdating sa pagkain, malinis din ako. So, pag may nakita kayong ito, wala, ano lang to, napunit lang to sa pagano. Pero, kapag ganito pong butas, butas talaga siya. Oh. Butas. Kailangan tatanggalin nyo yan. Kasi, kain po yan ng eksekto. Ngayon, kapag kabuo, yan. At, yan, buo siya, diba? Yan. Pwede yan. Ngayon, pwede nyong ganito lang, oh, kahit 1 inch lang na may ano siya, may kasamang dulo. Pwede rin namang, ano rin, dulong-dulo siya sa dahon, pwede nyong hatiin. Tapos, nung natitirang ito, na stem niya kasi malambot po to, malambot yan, pwede nyo hatiin na ito, oh, may nahati na ako, ganyan parang sita, oh. Tapos pwede nyo rin unahing ilagay sa sabaw habang kumukulo siya, tapos saka nyo ilagay yung dahon kasi yung dahon madaling maluto, madaling malanta, kaya lang kailangan pakukuloin nyo, huwag nyo ilalagay ng pagkakulo, kailangan pakukulaan nyo rin yung ano, yung dahon, kasi alam nyo naman ngayon maraming mga insekto o maraming pesticide na ginagamit sa mga gulay ngayon. Kaya kailangan hugas na hugas. At hanggat maaari po, ibabad po muna ninyo sa tubig. Hugasan nyo, bagong nyo hugasan, ibabad ninyo sa tubig. And then, hugasan nyo. Ganun po ang ginagamit. Minsan po, isa-isa yan, hinuhugasan ko. Isa-isa, hinuhugasan ko yan. Kasi para matanggal yung kanyang pesticide o kaya yung kanyang mga insekto pa na nakakabit, tapos saka ka pa lang ibababad sa tubig. So, ganun lang po kasimple yun. Ito, o, katulad nito, o. Hindi ko yan sasama kasi medyo ano siya, o, diba? Medyo ano siya. Yun. Pero yung stem niya, isasama ko yan. Ito, huwag nyo nang isama yan kasi matigas na to. Depende kung malambot. Pero pag matigas, gaganan nyo pag nag-crack siya, ibig sabihin malambot pa siya kasi crunchy ho to. So, pwede nyo isama. Ngayon, ito na yung pinagputulan ko. May plastic pa. Pinagputulan ko. Isasama ko siya. Itatanim ko. Doon sa may tindahan namin. Kasi yung likuran ng tindahan namin, bakanting lote. Pag-slant siya. Pag-slide siya. So, pwede taniman ng gulay. Sabi ko, taniman ng gulay. So, iyan, itatanim ko to. Nagtanim na ako doon ng puno ng malunggay. So, yun lang po. Maraming pong salamat sa manunood nito. At mens lang po kayo. Okay, thank you. Bye-bye. Okay, tama? I-edit ko to.